Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Magkaiba ba talaga ang buhay ng Kristiyano sa mga hindi Kristiyano o mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya? Bilang mananampalataya, naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Saan makukuha ang kapangyarihan ng Diyos para magbago o maging makadiyos ang iyong buhay? Sa ating pag-aaral na ito ay ating binibigyan ng pamagat, What are the three steps to receive the power of the Holy Spirit? Ano-ano ang tatlong pamamaraan upang matanggap natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Mula po sa isang namayapang ebanghelista na sikat sa buong mundo na si Billy Graham ay binanggit niya ang dalawang napakahalagang pangangailangan ng tao. Ito ang tinutukoy niyang two great spiritual needs. Ang dalawang ito ay ang kapatawaran at ang kagandahang loob. Ang sinasabi niyang kapatawaran ay ito'y tumutukoy sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. At alam naman natin na mula sa kasaysayan o maging sa liwanag ng salita ng Diyos ay sinagot na ito ng Kalbaryo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng pangalawang Korinto, ang sabi doon ni Pablo, ito ay ang hindi maisalarawang regalo ng Diyos sa sangkatauhan na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng grasya at o biyaya ang Panginoong Hesukristo upang sa kanyang kamatayan doon sa krus ay mapatawad ang kasalanan ng tao. Ang ikalawa ay ang kabutihan o goodness. Sa pangalawang Tesalonika ay maliwanag na sinabi also ni Pablo na ang mga tao ay tunay na naghahangad. They desire for goodness. Naghahangad sila ng kagandahang loob ng Panginoon. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay tinrabaho ni Jesus para sa atin. At ang kabutihan naman ay tinrabaho ng banal na Espiritu sa atin. Sabi nga niya, the work of the Son of God for us in the work of the Holy Spirit in us. Sabi nga ng isang mangangaral, kailangan ko si Jesus para sa buhay na walang hanggan. At ang banal na Espiritu naman para sa panloob kong buhay. I need Jesus for my eternal life and also the Holy Spirit for my internal life. Walang mananampalataya makakaranas ng hindi nauunawaan kung ano at sino ang pinanggagalingan ng kapangyarihang ito na dapat ay mapasa atin bilang mga nananampalataya sa Panginoon. Sa puntong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong pamamaraan upang ating makamtan ang kapangyarihan o regalo ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumago at mag-mature sa ating pananampalataya. Ang unang hakbang, the first step, ay dapat malaman natin na tayo ay may pangangailangan sa kapangyarihang ito. Ang pangangailangan ng kapangyarihan. Ang Diyos mismo at ang Panginoong Hesukristo ang nangako ng kapangyarihang ito sa mga mananampalataya nung ang Panginoong Hesukristo ay naririto pa sa lupa. Sinabi nga ni Jesus sa aklat ng Lucas chapter 24, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng Ama, kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan. At muli sa aklat ng mga gawa, bago ang Panginoong Hesukristo ay umakyat doon sa langit, ay inulit niya ang bagay na ito na sinabi niya na iniuutos ni Jesus ang bagay na ito na bago umalis at mangaral ang mga mananampalataya o mga alagad niya, kinakailangan muna nilang hintayin ang pagbaba ng regalong ito upang mapasa kanila ang kapangyarihan. Dahil alam ni Jesus na maharap sa pagpapahamon na trabaho sa kanyang mga alagad o mga disipulo. Ito ay isang utos at hindi isang hiling. It is a command, not a request, na sila ang mga mananampalata ay dapat
na sundin ang utos ito upang maunawaan nila ang mga bagay na darating sa kanilang mga buhay. Bakit iniuutos? Dahil sa panahon iyan na ang mga alagad ay mahihiwalay sa Panginoong Jesucristo, hindi pa nila alam kung gaano kalaki ang trabaho na nasa kanilang harapan. Hindi pa rin nila alam kung gaano kahirap ang trabahong ito. At gayon din ay hindi nila alam kung gaano kahaba ang tatakbuhin upang maisakatuparan nila ang trabaho na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Jesucristo. At mula sa aklat ng Gawa pati na sa aklat ng Mateo ay maliwanag ang trabahong ito na go and make disciples among nations. Ano ba ang regalong ito na tinutukoy mismo ni Jesus na galing mismo sa Diyos Ama? Ang regalong ito ay makikita natin sa banal na aklat na may iba't ibang termino o salita pero iisa lamang ang kahulugan. Una ay ito ang tinutukoy ng banal na kasulatan na pangako ng Diyos Ama. Ito rin yung pangakong banal na Espiritu. Ito rin ay ang bautismo ng banal na Espiritu o kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag na sinabi nga ni San Juan sa kanyang aklat, chapter 16, "It is for our advantage that Jesus will go away, if not, the Helper will not come." Para sa kabutihan natin ng mga mananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay mag-ascend doon sa langit upang dumating ang isang tulong o isang helper, ang comforter na ito, upang tayo ay tunay na mapagkalooban ng kapangyarihan. Ang pangakong regalong ito na ibinibigay ni Jesus sa mga mananampalataya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nasa banal na kasulatan mula sa aklat ng mga gawa ay 50 beses na binanggit ang banal na Espiritu. Ikalawang hakbang, dapat natin maunawaan na ang kapangyarihan ay manggagaling lamang sa iisang source at ito ay ang banal na Espiritu. The source of power is the Holy Spirit. Sino ba o ano ba ang banal na Espiritong ito? Maliwanag po na itinuturo ng Panginoong Jesucristo pati na ng mga alagad o maging naranasan ng ating mga ninuno sa pananampalataya sa mga Hudyo, ang banal na Espiritu ay isa sa tatlong persona ng Diyos. He is one of the person of the Trinity. Pag pinag-uusapan natin ng person o sa Tagalog ay persona, ito ay tumutukoy at may katangian na siya ay isang buhay, siya ay may katalinuhan, at ang banal na Espiritong ito ay tunay na Diyos na katumbas o equal of the Father and the Son, but of course with specific function. Ang banal na Espiritu ay katumbas din ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ngunit maliwanag din na iba-iba ang kani-kanilang mga function sa buhay ng mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu ay kasama ng Diyos Ama at Diyos Anak sa panahon na kinireate nila ang sanlibutan. Kaya nga makikita natin sa aklat ng Genesis na ang sabi niya ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay tunay na sa ibabaw ng mga katubigan. Ang banal na Espiritu rin ng Panginoong Jesucristo ay bumaba at ang ministeryo dito sa lupa 2,000 years ago ay makikita natin na kasama siya ng Panginoong Jesucristo sa pagmiministeryo. Ang sabi ng aklat ng mga gawa, God anointed Jesus with the Holy Spirit and its power to do good, to do healing and deliverance. Na ang Panginoong Jesucristo hindi makakagawa ng mabuting bagay, hindi siya makapagpapagaling o makapagagawa ng milagro maliban na sumakanya ang banal na Espiritu. Tunay nga na maliwanag sa aklat, banal na aklat, na ang banal na Espiritu ang source ng kapangyarihan maging ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Akin pong tinalakay noong nakaraan sa isa sa mga videos ng Paraclete TV ang may pamagat na What are the three qualities of Jesus to follow?
At isa sa mga katangian ng Panginoong Kristo na dapat din natin na maangkin ay yung nabuhay ang Panginoong Kristo na isang buhay dito sa lupa na puspos ng banal na Espiritu. Maliban na tayo rin ay mapuspos ng banal na Espiritu, wala tayong magagawa sa espiritual na buhay at hindi natin magagampanan ang pagluwalhati sa Ama na nasa langit at hindi magkakaroon ng kaligtasan. Mawawalang saysay ang ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesus doon sa Kalbaryo. Kaya nga kailangan natin ang banal na Espiritu. Napaka makakabubuti po sa bawat isa sa inyo na panoorin ninyo ang videong ito sa Paraclete TV upang maunawaan natin ang malalim na talakayan patungkol dito. Para po sa inyo na hindi pa nagsasubscribe ng ating Paraclete TV, please do subscribe upang marami ang makarinig ng mensaheng ito. Maliwanag na nung si Jesus ay nasa lupa, hindi siya nagtagumpay kung wala ang tulong ng banal na Espiritu na pinanggagalingan ng kapangyarihan upang makagawa ng kabutihan, mga himala ng pagpapagaling at pagpapala sa mga taong pagpapalaya sa mga taong inaalipin ng demonyo. Ang kalagayan ng iglesia o ng mga mananampalataya sa panahon ng Panginoong Kristo ay tunay na bunsod sa kanila upang sila ay magbigay ng buhay at tunay na hintayin ang kaloob ng regalong ito ng kapangyarihan sa banal na Espiritu. Habang kasama ng mga mananampalataya ang Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo ipinagkaloob niya ang kanyang buong buhay sa mga mananampalataya. Sa 3 taong halos niyang kasama mga disipulo, naging mga saksi sa tagumpay, sa himala, sa pag-uusig at hirap ang mga mananampalatayang ito. At maging sa pagkatapos at maging sa pagbabangong muli ng Panginoong Kristo, hindi agad siya umakyat. Siya ay nanatili pa upang bigyan linaw ang mahalagang papel o trabaho na dapat nilang gampanan. Napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo ay nabuksan ang mga mata ng mga mananampalataya at tunay na nagsilakas ang kanilang mga pananampalataya upang paniwalaan nilang tunay na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ay magbubunsod sa kanila na maglingkod ng buo nilang buhay. Lumakas ang kanilang pananampalataya, nabura ang kanilang mga alinlangan dahil sa pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At dahil dito, nahamon ang kanilang mga buhay, kaya nga hanggang ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na manatili sila doon sa Jerusalem ay kanilang ginawa sa upper room upang matanggap nila ang pangako ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin mula sa kasaysayan ng ang Panginoong Kristo bago siya mag-ascend o umakyat sa langit ay kaharap niya ang 500 mananampalataya at doon ay sinabi niya na huwag muna silang umalis doon sa upper room at sila ay dapat na maghintay sa pangako ng Ama. At nakita naman natin na naghintay nga ang mga mananampalataya, ngunit makikita din natin sa kasaysayan na 120 lamang ang nakatanggap ng regalo ng Diyos na kapuspusan at bautismo ng banal na Espiritu. Ang tanong, kasama ka ba sa 500? O ikaw ay isa sa mga napiling 120 na tumanggap ng bautismo o regalo ng Diyos at napuspos ang kanilang mga buhay? Naniniwala ka ba sa pangakong ito ng Diyos o ng Panginoong Kristo na ang kapangyarihan ay isa sa iyo kapag ang banal na Espiritu ay naghari at nagpuspos sa iyong buhay? At gayon din, habang ang Panginoong Kristo ay kasama nila at umakyat ito sa langit, tunay na ang iglesia ng Panginoon ay napalakas at nagkaroon ng kapangyarihan sa pagtanggap nila ng banal na Espiritu. Ang susi, pagsunod sa salita ng Diyos. Sa sinabi sa kanila ng Panginoong Kristo na hintayin nila ang pagbaba ng banal na Espiritu
at dahil dito, tumanggap sila ng kapangyarihan. Ang ikatlong paraan para matanggap ang banal na spirito bilang regalo ng Diyos ay dapat alam ng bawat isa. Alam natin ang layunin bakit tayo dapat magkaroon ng kapangyarihan. Makikita natin sa kasaysayan ng banal na salita ng Diyos mula sa aklat ng mga gawa nang ang Panginoong Kristo ay nagbibiling sa mga alagad, iba ang interes ng ilan sa mga alagad na ito na kanilang inaalam kung kailan magaganap sa hinaharap ang mga bagay na ito. Ngunit sa pagmamahal ng Panginoong Kristo ay tunay na itinama nila niya ang kaisipan ng mga mananampalataya na hindi nila interest o hindi nila trabaho na alamin kung ano ang hinaharap, kundi alamin nila kung ano ang dapat nilang gawin sa panahon na iyon. It is not their business to know the future, but to know what to do now. Yan po ang dapat natin gawin. Bakit? Because the future is God's business. At tayo, ang business natin is now to be a witness for Christ. May dalawang paraan kung papaano tayo magwi-witness sa Panginoong Jesucristo. Una ay ang the way we live. Kung papaano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya ay isang paraan ng pagbibigay natin ng testigo para sa Panginoon. Mayroon nga akong isang ilustrasyon na patungkol sa pila na may isang babae na tunay na inalam niya kung papaano nagiging puro ang pila. At tinanong niya ang isang panday at nang ginagawa nito yung pila ay kanya pinagmasdan. Natitig na titig yung panday doon sa pilak. Ang tanong ng babae, bakit po kayo nakatitig dyan sa pilak? At ang sabi niya, upang makita ko kung wala ng impurities o dumi ang pilak na yan, upang makita ko na siya ay tunay na lantay. At paano niyo po nalaman, ang sabi ng babae, na iyan ay lantay na? Kapag, sabi ng panday, kapag nakikita ko na o nasasalamin ko ang aking sarili doon sa pilak. Ang sabi nga ng isang mangangaral o isang philosopher na si Friedrich, ang sabi niya, show me that you are redeemed and then I will believe in your Redeemer who is Jesus. Nasasalamin po ba sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas? We are the living Bible or the testimony of Jesus on earth. Kung papaano tayo nabubuhay, iyon ay paraan ng ating pagtistigo sa Panginoon. Kaya itigil na po natin aking pong iminumungkahi doon sa nagsasabi na siya ay hindi perpekto, siya lang ay pinatawad ng Panginoon. Huwag po natin gawin itong alibay sa pagpapatuloy ng pagbabago ng ating mga buhay. Kung patuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala bilang mananampalataya o doon sa dati nating buhay, di ba winawalang halaga natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus? Pagbabago ang ebidensya ng ating kaligtasan o ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang paraan ng pagtistigo sa Panginoon ay yung ibahagi natin ang ating nakita, ang ating naranasan sa Panginoong Jesucristo. We have to make and give our testimony or kinakailangan na magbahagi tayo ng salita ng Diyos as a testigo or as a witness for Christ. At bilang isang witness ay kinakailangan na maangkin natin ang mga katangiang ito. Una, sino ba ang ating, kanino tayo magtitistigo? Siyempre, ang ating ititistigo, ang pinaka-object ng ating testimony ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano ang bagay na ating ititistigo sa Panginoong Jesucristo? Yun po ay walang iba, kundi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang paghihirap, ang pagpasan niya doon sa krus,
ng kanyang mga siya ay binato ng iba't ibang mga maling paratang, ang pagkakasugat-sugat ng kanyang katawan, ang pagtigis ng mamahaling at masaganang dugo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang katawan, hanggang siya ay napako doon sa krus at namatay at nabuhay na mag-uli, ang buong bunsod ng nilalaman ng ating pagtistigo. Kanino tayo titistigo? Of course, doon sa mga tao na hindi pa naniniwala. Ang tawag sa kanila ay unbeliever o hindi pa mga Kristiyano, dapat nating ibigay ang ating testigo. Bakit? Upang ang mga taong ito ay maniwala sa ginawa ng Panginoong Kristo at katulad natin ay magmana ng kaharian ng Diyos. Let us keep the main thing, na ang ating trabaho bilang mga mananampalataya ay magsilbing testigo para sa ginawa ng Panginoong Kristo upang ang mga tao na hindi pa naniniwala ay makakilala at maging disipulo din ng Panginoon. Saan tayo titistigo? Ang sabi ng banal na kasulatan, "And you shall be my witnesses into Jerusalem, Judea and Samaria, into the uttermost part of the earth." So kung tayo po ay may mga pagkakataon, unang-una po, at o kahit wala tayong pagkakataon, ang sabi nga ng maraming mga ngaral, let us do this intentionally. Sadyain natin na tayo magpatotoo una sa ating mga mahal sa buhay. Kung tayo ay mga tatay o mga nanay sa ating mga anak, unahin natin ang ating mga miyembro ng ating pamilya, lalo na nga tayo ay nasa pandemic, napakainam, napakatama o perfecto mga sandali upang magpatotoo tayo sa ating mga anak. At kung kayo naman ay anak, napakahalaga na tayo ay magpatotoo din sa ating mga magulang. Alam po ninyo, ako bilang inyong lingkod dito sa Paraclete TV, ay ginawa ko po iyan noong ako po ay unang mananampalataya. Nagpatotoo ako kay nanay, kay tatay, sa aking mga kapatid. Kaya nga alam ko na ang mga mahal ko sa buhay ay nakakilala sa Panginoon. Isunod po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga katrabaho, ang ating mga kaklase, o ang iba't iba pa mga tao na ating nakakasalamuha. At gayon din, kapag tayo na ay umulad sa pagpapatotoo, tayo ay humayo sa labas ng ating mga barangay, sa labas ng ating mga towns, o hanggang abutin natin, ipadala tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga rehiyon hanggang sa labas ng ibang bansa. To the uttermost part of the earth. Ang mahalaga, tayo ay gamitin ng Panginoon bilang testigo kung tunay na tayo nakaranas at tunay na tayo ay nakakita ng mga himala ng Panginoon, lalo na himala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang lahat ng ito ay tunay na kailangan, ngunit ang pinakamahalaga ay magtatagumpay tayo sa ating pagtistigo sa papaanong paraan. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga napakahalaga na kilala natin ang banal na Espiritu. Ang sabi nga ng Sikareya 4:6, pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan lamang ng aking Espiritu. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Napakalaki, napakahirap, napakahaba ang iniwang trabaho sa atin ng Panginoong Hesukristo, na tayo ay humayo at gawing disipulo ang mga bansa. Hindi kung sino tayo ang ating mga pinag-aralan, hindi ang kalagayan natin sa ating mga buhay, hindi ang kapangyarihang meron tayo o ano paman na nasa sa atin. Mapapasa atin ang tiyak na tagumpay, katulad ni Jesus, kung sasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi natin ito kaya. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Tanggapin ninyo ang regalo ng banal na Espiritu and let the Holy Spirit lead your life to being a mature and being an effective witness for everyone. Let these words be planted deeply in your hearts as I bless you. In the name of the Lord Jesus, go, go, go.